Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyol Labrador, komentaris tong walang inuurugan, walang kinakatakutan, komentaris na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga marilita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyol Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang-magandang po Pilipinas, muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikisa at sumusubaybay po dito sa ating programa, maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po nating kasama dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa mga bago natin mga subscribers na may lagi po namin kayo makakasama dito sa ating programa, maraming salamat po. At maging sa ating National Vice Supreme Commander, magandang araw sa iyo, hapon na pala. Magandang hapon sa iyo, mahal na Supremo Roldan Dumdum. Sa hapon pong ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin, ito pong walay ho sa atin ng isang napakabuti, napakatapang, talagang hinahangaan ko ho ito. Isang journalist na talagang masasabi ho natin na walang katulad. Walang katulad at ako man ay talagang sobrang saludo po ako dito sa aking idolo, Percy Lapid. Noong October 3 po, kahapon ba 'yon o ano? Araw ho ng kanyang kamatayan, ano? Sa kanyang kaarawan ng kanyang kamatayan ay ang hiling po ng may bahay ng ating minamahal na Percy Lapid na sana po ay mahuli na ho sa lalong madaling panahon ito hong si Bantag at yung kanyang kasama. Dahil na sa totoo lang nagmumukha na hong katawa-tawa. Nagmumukha na hong inutil itong DOJ. Dahil nga sa biro mo, nandito lang naman si Bantag sa ating bansa, pero umabot ho ng isang taon hanggang ngayon ay hindi pa rin po nananagot itong si Bantag. Kaya hindi ho kataka-taka kung bakit at posible na baka umabot ng 3 taon, 2 taon bago ho mahuli itong si Tebes. Bagamat alam na nila, sinasabi nilang tukoy na nila lahat-lahat siguro. Lahat-lahat alam na nila, pero nagtataka ho tayo bakit hanggang ngayon hindi pa rin po nila mahuli-huli itong si Tebes. Sabi ho ng mga kababayan natin, kung ito ngang si Bantag na nandito lang sa Pilipinas, inabot ng 1 taon hanggang ngayon ay hindi pa rin po nananagot sa kanyang kasalanan. Kaya hindi rin malabong mangyari na itong si Tebes ay umabot na lang kahit pa na alam na nila nandoon si Tebes sa Timor-Leste nagkapiste-piste, ay hindi pa rin po yan mahuhuli sapagkat ang ating pong DOJ ayon ho sa ating mga kababayan ay napakahina, napaka-inutil. Alam niyo mga kababayan ko, ako pa, ito sinasabi ko lang ho yung sa loobin ng ating mga kababayan bilang tagapagsalita ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sana ho
bigyan ho ng tuon, bigyan ng pansin. Ha? Oh. Masaya yung mga kababayan natin dahil doon po sa mga vloggers na kumakampi sa masasamang tao ay kinasuhan ho nila. Pero ang tanong ho ng ating mga kababayan, kung maaalala ninyo, doon po sa programa ni Kibuloy ay na-interview po siya doon. Ha? Na-interview po siya doon at sabi pa nga niya, nakipag-usap daw siya itong si ano, si Duterte kay Bantag, at ang sabi nga ni Duterte, ano, anong plano mo? Susuko na ba tayo? Oh, ano ba? Oh. So sabi ng mga kababayan natin, bakit si Duterte ay hindi nila kinasuhan? Kasi insulto din 'yon. Kausap na pala niya eh. Tapos tinatanong pa niya. O, ibig sabihin, nakipag-communication, nagkaroon sila ng komunikasyon. I-wanted na nun si ano, si Bantag. May kaso na. O, bakit daw si Duterte ay hindi kinasuhan? Ang ibig sabihin lang nito, ah, hindi sa kinakampihan ko po itong tatlong tolonges na itong vloggers na to. Dahil para sa akin, karapat dapat lang ho sila dyan. Ang inaano ko ho dito, ka, ang gusto ko lamang pong iparating sa ating mga kababayan, kung binigyan ho ng parusa o bibigyan ng parusa itong tatlo dahil nga nakipag-usap sila dito kay Bantag, bakit hindi ho kasuhan itong si Duterte na mismo sinabi niya sa kanyang sarili at nakipagbiruan pa nga siya? Diba? At sabihin na natin nakipagbiruan lang, hindi ho pwedeng kasabi nyo. Hindi pwede dahil inuinsulto nyo yung ano, korte. O, pag hindi nyo kinasuhan si Digong nyo doon sa kanyang ginawa at doon sa sinabi niya doon sa SMNI ba yun? Ha? Na kinausap na nga niya, sabi niya eh. Ha? O, ibig sabihin, ang hustisya ho natin, ha? Ang ating hustisya dito sa ating bansa ay mayroon pong kinikilingan. Ibig sabihin no, pag mahirap ka o hindi ka kilalang tao, ha? Pwede kang kasuhan ng husgado. Ha? Pero pagka katulad ni Duterte ay hindi pwede, kaya sabi ko nga sa kanta ko, para kanino ba talaga itong batas? Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na o yun po, malinaw ho ha. Para kanino ba talaga yung batas? Ito ba'y batas para sa lahat? O batas lamang? Ha? Para sa mga mayayaman? Eh mga kaibigan ko, eh hindi lamang po si sila Bayadbay, sila Boss Oli, si ano, Coach Oli yung nakipag-usap kay Bantag. Ha? Hindi lang 'o, eh, mismo sinabi ho ni ano doon sa programa. Oh, ano ba, susuko na ba tayo? Oh, kasi tao nga ni Duterte 'yun eh. Dito natin masusubukan ngayon kung talaga bang walang kinikilingan, walang kinakatakutan, walang kinokoberan itong DOJ. Kaya nga yung mga kababayan natin na gusto hong lumapit sana sa DOJ para idain yung kanilang mga sumbong dito laban kay Duterte tungkol nga doon sa extra judicial killings, ay hindi ho sila nagtitiwala dahil alam po ng ating mga kababayan na kaya ho tinalaga itong si Boying o si Rimulya nito ni Bongbong Marcos dahil ho sa kahilingan nito ni Digong nyo. Ha? Eh, mga kababayan, eto challenge ho to sa DOJ. Challenge din ho to maging sa hukuman. Kapag hindi nyo ho kinasuhan itong si Duterte na mismo nagsabi na nakausap niya, ha? Nakausap niya si Bantag, ibig sabihin, meron ng kinikilingan ang ating batas. Ha?
Kung sa bagay, hindi na natin naasahan pa na makakasuhan itong si Duterte ni Remulla. Eh sino ba naman tanga? Sasabihin ni Duterte, "Sira ulo ka ba ako naglagay sa iyo sa posisyon? Ako ngayon kakasuhan mo? Gusto mo patanggal kita dyan?" Kaya napakalayo ho at saka napaka-imposible na siguro mangyari. Pero ganun pa man, alam na natin. Alam na natin ang sitwasyon ng ating bansa. Alam na natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na kay Kaidukha. Ha? Pero ganun pa man, kahit pa paano ho, nabigyan ho ng hustisya. Ha? Ito pong ating minamahal na kapersilapid na kung saan inaasahan sana ng ating namayapang kaibigan, kapatid, ginagalang na komentarista na mga vloggers so ay magiging kanyang kakampi. Pero mayroon pala mga vloggers talaga na makasarili higit sa lahat. Mayroon pala mga vloggers na imbis na kampihan nila yung mga maliliit na tao, kampihan nila yung mga inaapi, kinakampihan nila yung mga nangaapit, mga tolonggis, mga walang yan, mga gago, mga walang point ng tao dito sa ating mundo. Katulad dito ni Bayad Bayan, katulad dito ni Boss Oli, katulad dito ni ano, sitong isa, ha? Coach Oli pala, tsaka ni Boss Dada TV. Eh dapat itong isa, hindi TV ang nilagay niya dyan. Dapat, ano, drum, kasi ito yung katawan, dambuhala. Sabi nga ng ating mga kababayan, tingnan daw nila kung ano magiging reaction nito ni Bayad Bay kapag sila ay nasa hukuman na, titignan nila kung ganito pa rin baka angas ito. Ha? Alam niyo mga kababayan, siguro kaya ganito to kaangas, siguro pinangakuan ito ni Tebes, ha? O pinangakuan ito ni Tapasyong na sila nang bahala. Ha? Kahit na sila ay tirahin ni Remulla, okay lang kasi mayroon na naman Tapasyo na gagawa ng paraan. Ha? Isang Tapasyo na kung saan wala pang naipanalong kaso. Doon po sa pamilya ho ng ating ginagalang na kapersilapid, kami po dito mismo sa Civilian Anti-Crime ay nakikiramay ho at nakikisa ho sa inyong pagdadalamhati. At una sa lahat, kami po dito ay talagang lubos ho na gumagalang at saan ka ba naroroon ngayon na kapersilapid, sana marinig mo at awat tulong ng Diyos, kahit na ikaw ay wala na. Pero ipagpapatuloy ko po ang iyong nasimulan. Ipagpapatuloy ko po ang iyong adhikain na malantado ang lahat ng mga kabulastugan, kagaguhan, kahayupan, kadimonyohan ng mga politikong dyan na ninanakaw lamang ang pera ng taong bayan. Para po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga subscribers o ng Percy Lapid, eh sana ho kahit wala na po ang ating ginagalang naka Percy Lapid at nagpapatuloy ho dito yung kanyang kapatid, sana ay suportahan nyo pa rin po bilang pag-alaala po sa kanyang katapangan, sa kanyang naiambag sa industriya ho ng bilang isang mamamahayag. Asahan nyo po na tayo po dito ay ang gagawin ko po talaga, ang akin po talaga ditong inspirasyon, isa po ay walang iba kundi si Percy Lapid. Ang kanyang katapangan, ang kanyang walang pagdadalawang isip na ihayag ang mga kalokohan, kabulastugan, mga kawalangian, katarantaduhan, mga magnanakaw na politiko sa ating bansa ay hindi po niya inisip yung kanyang sarili, basta ang importante na ipaabot niya po sa ating mga kababayan ang mga dapat na malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga nangyayari ho, ha, dito sa ating bansa, mga ginagawa po ng mga kalokohan ng ating mga kapwa sana Pilipino, pero mga demonyo, mga politiko na iniisip lamang po ay ang kanilang mga sarili. Alam niyo mga kababayan, hindi yung natin maiiwasan na talaga hong napadami na po, napadami ang mga traitor dito sa ating bansa. Isa na ho dyan, yung mga kampun lahat to ni Duterte, kita niyo naman, di ba? O, isa na ho, si Robin Padilla. Ha? Lahat to, sinasalungat niya, gusto niyang magpabida. O, lahat to, gusto niyang magpabida, lalong-lalo na ho ito si Robin Padilla. Eh, biro mo, yung ROTC na pinatahimik na dahil nga ginagawa na lang ng ano, ha? Pinatahimik na ho yung ROTC na yan dahil nga po, dahil sa ROTC na yan, nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari sa buhay po ng estudyante ng UP. Ay, ng Santo Tomas. Ha? Santo Tomas ba yun? Santo Tomas tuloy. Ha? Gusto niyang ibalik yung ROTC. Oh, dahil daw maganda. Tama naman.
Maganda naman talaga ang layunin ng ROTC. Pero bakit ba inalis yan? Tapos ngayon pinagpipilitan na naman itong gunggong na ito, na ibalik. Alam niya naman na kaya nga tinanggal yan dahil nga maraming korupsyon na nangyari dyan noong panahon na nandiyan yung ROTC na yan. Kung maalala ninyo, 1-5. Yung iba, para hindi lang mapagod, nagbabayad ng 1-5. Tapos nagkakaroon po ng torture dyan. Kapag hindi ka kursunada nung trainer nyo, o platoon nyo, leader ninyo, yari ka. Diba? Ngayon, kung gusto mo talagang mag-reserve, mag-reserve ka na lang kaysa yung ROTC na yan. Diba? Pag pinabalik ito ni Robin Padilla, magkakaroon na naman ng problema. Hindi iniisip ng gunggong na to yung ginagawa niya. Alam mo kung anong dapat nilang gawan ng batas ngayon at saka isulong nila? Ha? Gunggong to si Padilla eh. Ang dapat na isulong ninyo dyan, kung ako yung kasama ninyong senator dyan, ang dapat na unang-una nating ipasa at gawan ng batas, ha? Number one, makinig kayo, kayo mga senator dyan. Bakit ba sa lahat ng batas, ito yung hindi nyo kayang gawin? Magtapatan na nga tayo. Kayong lahat ng mga senator dyan, puro lang kayong mga papogi. Bakit hindi ninyo kayang gawin na gumawa ng isang batas na pataasin ang parusa ng mga mapapatunayang nagnanakaw ng pera ng taong bayan? Ito sa totoo lang po, yan po yung dapat nilang pagtuunan ng pansin. Gumawa ng batas, ha? Para katakutan ng mga gustong magnakaw sa pera ng taong bayan. Katulad doon ni Sara. Gumawa ng batas na kapag hindi agad na bigyan, kapag hindi agad nakapagbigay ng resibo sa loob ng isang linggo o ng isang buwan, yung isang public official natin, kahit pa siya ay presidente, ay automatic pwede nang pababain sa kanyang pwesto. Diba? Yan sana yung tutukan ninyo kung talagang kayo dyan, hindi mga mandurugas, mga mandurukot, kayong lahat dyan, mga hindi mga ano dyan. Yan sana yung timpay nagtutuunan nyo dahil bumabaksak na ho. Tingnan yung ratings niya, no? Ratings ni Bongbong, pati ratings ni Sarah. Sobrang baba. Kasi bakit? Mas mataas yung ratings nila sa pagnanakaw. Mas mataas yung pagnanakaw ni Sarah kaysa sa ginagawa niya. Biro mo ha, ayon sa Sorby ha, ng full sa Asia Sorby, lahat ng probinsya, baksak si Sarah, walang nagawang project. Ganong katulong yung Vice President natin ngayon, pero sa pagnanakaw ay 101% ang taas ng kanyang score. Pagdating naman sa katangahan, ha? Sa Sorby ho, ha? Ang pinakatanga, talagang umaapo po sa katangahan ito na si Robin Padilla. Kung ano yung tinanggal, yun naman gusto niyang ibalik. Kaya nga tinanggal kasi nakakagawa ng krimen. Yun naman ang gustong-gusto niyang ibalik. Kaya masasabi ko si Raulo talaga to, si Robin Padilla, walang utak to, gunggong na, pinanganak tong gunggong bagay dito sa pelikula lang kasi doon. Pagka nagkamali siya, pwedeng take 1, take 2, take 3. Pero dito, pag nagkamali ka ng isang beses lang, maraming tao ang magagalit sa'yo. Kaya dapat, ha? Kung gusto mo talaga magkapera, Robin Padilla, hindi mo dapat pinasok itong ha? Ginawa mo lang negosyo yung pagiging senator. Galit na galit ka dahil hindi ikaw nagiging chairman dyan. Paano ka magiging chairman? Pag ikaw naging chairman ng committee dyan, wala na. Ha? Baka lahat na makakasuanda na incheck. Ha? May dugong incheck, sabi mo, 65%. Mamaya, isipin mo yung mga gumagawa ng kasalanan dyan, may dugong incheck. Lahat yun. Ha? Dismiss! Ito, longest na to. Kayo mga senator dyan, ang dapat ninyong pagtuunan, ako hanga na ako kay Jinggoy. Kasi, isa yung pinasa niya na batas para sa mga indigenous people, okay ako doon. Kasi, dapat talaga gumawa ng batas para ho sa ating mga maralita, mga kababayan natin na mga
mga katutubo. Kailangan yan. Kasi maraming mga siraulo, mga gago, mga hayop na mga politiko dyan na pinagkakapirahan o yung ating mga katutubo, binibenta po, ginagawa ng titulo yung mga lupa nila na dapat hindi ganun. Ha? Kaya saludo po ako sa ginawa ni Jinggoy. Para lamang sa mga taong maraming pera. Saludong saludo po ako kasi nakakatulong ho yun sa ating mga kababayan. Ito po si Robin kung anong ginagawa sa buhay nito. Inalis na nga yung ROTC, pinipilit. Tama naman, maganda nga. Kaya nga kaya lang nagagamit nga sa hindi tama ng mga taong ano na ilalagay diyan. Bago yan tinanggal, pinag-aralan yan na mas matalino pa sa iyo, Robin. Ha? Isa pa to. Isa sa hindi ko nagustuhan dito kay Robin, yung katangahan niya, yung kahayupan niya. Naalala niyo, kinausap niya yung ano natin, mga natawa lang sa kanya si ano, yung ating Secretary of Defense. Ha? Natawa lang sa kanya, alam mo bakit? Abay, pag nagsalita siya, parang gusto niyang palabasin na ang Pilipino, tayo, o yung ating gobyerno pa, ang nangaharas sa China. Kundi pa naman sa tambak na bobo tong si Robin Padilla. Abay, mahinhin yung salita niya. Kung paano ho tayo na nakikipag-usap sa Taiwan, sana ho, ginawang pelikula. Kung nandiyan dyan lang ako, batuhin ko ng bangkuto si Robin kung dito magtago sa ilalim ng lamesa. Sana po kausapin ho natin mga kababayan. Hindi pala Robin Padilla yun. Era pa yun. Pero mga kababayan, first time nagkaroon tayo ng ano, senator dyan na ugod ng tanga. Hindi lang tanga, bubbles pa. Ganino ba ang batas na nilikha? Ang bata. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ho, ang ating gobyerno ho, okay. Ang mga departamento, ang mga vision, mission ng ating mga departamento, okay. Alam niyo ho kung bakit hindi nagiging okay? Yung sumasampa po dyan sa mga departamentong yan ang hindi okay. Kasi ang bawat departamentong yan ay maikukumpara lang ho natin sila sa isang sasakyan na kung saan kahit gaano kaganda yung sasakyan na yan, kapag walang taong nag-operate, hindi o aandar. Kapag barumbado si Raulo, yung magmamaneho ng sasakyan na yan, madali hong masira yan. Magastos sa maintenance. Pero kapag mahinahon, mag-drive, maingat, tatagal ho yan. At wala ho masyadong gastos dyan. Ang ibig sabihin ko lang ho, kapag ang isang tao ang humawak ng isang departamento, tapos yung taong yan ay makasarili, walang ibang hinangad sa kanyang sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay niya, kundi magnakaw. Bababa ho yung kanyang ratings. Kagaya ho na nangyari dito ngayon, ha? Kay Sara Duterte. Sobrang baba ho, kahit saan probinsya, wala ho siyang nagawang ano. Ayon ho yan sa Pulsa Asia, sorry. Kahit tingnan nyo ho, hindi po yan gawa-gawa at hindi kayang manipulahin yan ni Sara. Kasi ho, mas nabisi ho si Sara sa pagnanakaw, hindi po sa paglilingkod sa taong bayan. Na? Mas busy po siya sa paghahanda, sa pagtamkam ng pera para sa susunod na taon, may maibayad na naman siya sa smart magic. Kaya sana ho magkaisa po lahat ng mga politiko
Ha? Mga politikong tapat, mayroon takot sa Diyos, naalisin na yung Smartmatic na yan. Ha? Dahil yung Smartmatic na yan, nagiging smart magic na kung saan kayang kontrolin ng iisang IP address lamang, ng iisang computer. Ngayon, booking na kayo. Pag pinagdiinan nyo pa rin yan, may ibang ibig sabihin na ho yan. May ibang ano na ho yan. Kumbaga, pinagplanuhan na nila yan. Kaya nga tingnan nyo kung gaano kalaki humingi yung Comelec ng pera. Bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon na kung saan mapupunta lamang ho sa bulsa ng iilang tao. Bilyon-bilyon na kung saan mapupunta lang ho sa smart magic na kung saan nagmanipula para maipanalo lang yung isang NPA na naging vice president natin ngayon. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, may awa din po ang Diyos at alam ko po may tamang tao po na ilalagay ang ating Panginoon. At sa ating pong patuloy na pakikipaglaban, laban, sana po ay lagi po namin kayong makakasama dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At sana rin po suportahan nyo din po yung ating programa doon sa kabilang channel Epifanio Labrador, The Extreme Commentator. Nang tayo naman po doon ay lumago, nang sa gayon po ay makatulong po sa ating programa balang araw. So mga kababayan, bago po lahat, muli kami po dito sa Civilian Anti-Crime Group ay nakikisa sa pagdiriwang po, sa pag-alaala. Kami po ay nananalangin din na sana isang araw ay mahuli na po itong mga demonyo, mga gago, mga hayop, mga mamamatay tao na katulad ho ni Bantag. At sana ho sa lalong madaling panahon ay makulong na ho. Ha? Yung mga vloggers dyan na kung saan kumakampi po sa mga walang puso, walang kaluluwa, walang awa sa ating mga kababayan na inaapi ng mga mapangaping tao. Katulad doon nitong wanted na si Bantag. Muli po, sinasabi ng Yunigod, mabuhay ang ating inambayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.